So dito guys, makikita natin ang text message ng Globe Prepaid na yun. Hi, we're happy to inform you that you have successfully registered your prepaid SIM. So ito yung kanilang text message after natin mag-register sa kanilang website. So successful na pong na-register ang ating Globe SIM card. Yo, what's up guys? Welcome back kung bago lang sa channel. What's up? Ako pala si Aris. In today's video po, share ko sa inyo kung paano mag-register ng ating mga Globe NTM SIM card sa website ng Globe. Okay? So, link in the description yung site or pwede nyo i-type yung new.globe.com.ph/simreg. Link in the description, tap nyo na lang para ma-redirect kayo and open nyo siya sa inyong mga browser, sa inyong mga smartphone o kaya pwede din sa computer. Okay? So, ito yung kanyang user interface, no? So, ang una-una nating pupuntan dito is enter your mobile number. Yan. Input ko lang yung aking Globe number. And then after that, tatap ko lang itong register. And then, wait lang natin yung masend na verification code. Yan. 669550. So, mabilis naman lang silang mag-send ng verification code, no? Mas maganda mga gantong oras kayo gumawa ng or mag-register. So, input nyo lang dito yung first name, middle name, last name. So, fix, birthday, sex, nationality, registration type, yan, kung owner, yung ganun. So, tapos dito sa last is yung address. So, input ko lang yung aking mga details. So, after kong ma-input ng aking first name, last name, dito sa registration type po pwede tayong pumili, no? So, dito, owner, kung ikaw yung may-ari, parent, or legal guardian, kung i-re-register mo yung mobile number ng iyong anak, or yung walang ID na anak mo. Okay, so po pwede mong piliin tong parent o legal guardian. Tapos, sa pangatlo is authorized signatory o representative. Ito ata yung mga para sa mga company. So, sa akin, pipiliin ko ang owner. And then, dito na po tayo sa address. So, unit number, house number. So, kung wala po kayong unit number, house number, katulad namin dito sa province, no? Mga purok uno, ganun yung tawag dito sa amin. So, ang lagay nyo lang is N/A. Tapos, sa street sa akin, ang ilalagay ko is purok uno. And then, province, city, barangay, tapos zip code. Village, subdivision, ang ilalagay ko dito is NA. Yan, kasi wala. Tapos dito, so ilagay nyo lang yung province nyo. So yan, after natin malagay yung mga yan, no, pwede na nating itap yung next or i-review nyo lang ulit yung mga details na linagay nyo. So sa akin, since okay naman na, itatap ko na lang yung next. Tapos dito tayo sa verify your identity. So dito na tayo maglalagay ng mga ID natin o yung mga valid ID natin. So tap nyo lang tong ID type para ma-select nyo yung ID na meron kayo. Ayan, so nandito naman yung lahat ng tatanggapin na valid ID. So, school registration. So, pwede din pala itong school registration. No? Ayan, so sa akin, pipiliin ko yung aking national ID. Tapos, dito sa baba is ID number. So, ito yung number sa iyong ID. So, sa akin, lalagay ko lang.
ayan, after ko malagay ng aking ID number, ang gagawin ko ngayon is mag-upload ako ng photo ng aking valid ID. Saka next is yung picture ko na selfie. So, nag-take na ako kanina ng photo, pero kung kayo wala pa kayong na-take, so pwede nyo piliin yung camera sa akin files na yung pipiliin ko kasi nakapagkuha na ako kanina ng feature. So, lalagay ko lang yung photo ng aking valid ID saka selfie ko. So, ayan, nakapaglagay na ako ng mga photo ng aking valid ID saka yung selfie ko. Okay, so tap ko lang yung next. And then dito, I agree nyo lang. Yan. Tapos, tap nyo tong submit. And then, ayan, may makita kayong registration complete. Thank you for registering. Please save the number below for further reference. So, yung reference number is save nyo lang. Or pwede kayong mag-take ng screenshot para sa mga future reference na kinakailangan nyo tong reference number. So, mahalaga din tong reference number na to. So, ayan. At siguro may mga text message na isesend sila. And ganun lang kasimple guys, mag-register ng inyo mga Globe and TM SIM card. So, may makita pa kayo dito pala sa baba. Register another number. So, kung magre-register ka pa ulit ng iba pang mobile number, so piliin mo lang tong register another mobile number and then same process lang din. So ganoon lang kasimple guys kung paano i-register ang inyong mga Globe kaya TM na SIM card. And yun na sa'yo mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo, no, let me know lang dyan sa comment section. And again guys, this is Harry, see you again on the next one. Maraming salamat po, peace.